Hello guys, and ngayon wala kaming magawa ni DJ Lars. Tsaka may konti naman kaming ipon. Gagawa kami ng tour case guys, no? Pero yung DIY lang guys, ha? Kasi di namin kaya bumili ng mga pro case, no? Yung matibay, mas matibay talaga yun. Pero sa amin guys, okay lang kasi sa amin. Kasi since yung mga ibang box naman namin DIY talaga, nagtagal rin naman, no? Pero yun nga lang, careful lang, no? Saka ano guys, yung sa amin lang kasi guys, yung importante, kaysa naman linagay lang namin sa karton, halimbawa yung sa mixer, mas mabuti talaga na may casing siya para safety guys. Saka maganda rin naman tingnan kahit DIY lang, no? So ipapakita ko sa inyo guys kung paano gawin yung box na yun, no? Yung target ko talaga is mixer, utility box, no? Para sa mga wires namin, hindi yung sa DJ controller namin. So tingnan nyo lang kung alin yung unang namin, basta gagawa kami ng box ngayon, papakita ko kung paano. Thank you.
ito yung gagamitin natin guys, no, jigsaw sa mga ganito na mga maliit lang na cutting, no. So ito siya ngayon guys. Guys, sa tulad namin ng mga magagaling na mga professional na panday, ito yung resulta guys, yan. Straight, no? Pero no worries guys, gagamitan natin yan ng ito yung fluffy. So, fluffy dish yung tawag ito. Ito yung gagamitin. Wala kasi ganun, wala aming trainer o yung ano ba yun, yung pang nakalimutan ko yung tawag dyan, yung pang plain neto. So ito yung gagamitin na lang namin guys. Na yung box natin guys, no, yung una nga box. So puputulin na namin ito para sa may sukat natin yung mixer sa loob. Guys, yung box, no? So, ayan. Ayan na yung MG16 natin. May casing na siya. Dalawa na yung box namin, guys. Ayan. At ito yung pangalawa. So, magpipintura na tayo gamit yung compressor natin. And then, meron na to tayong ito, yung spray gun, no? Ayan. Ito yung spray gun natin. Buksan ko lang. Kita ko yung spray gun natin. Ayan. Ito yung tank niya, no? So, ayan yung pintura ng gagamitin natin. Tsaka, meron tayong, yan, lacquer thinner. Para kasi malapot yun, guys, eh. So, kailangan natin ng thinner. Tsaka, ito yung spray gun, no? And then, ito yung tank niya. Yan. So, magmimix muna kami ng, ano, guys, ha, ng pintura at tsaka thinner. So ayan guys, ikakabit ko na yung spray gun, no? At nagpupundo na tayo ng hangin dun sa air compressor natin. So ito, kakabit ko lang to guys, yan. Hindi ako masyadong magaling dito guys ha, pero ito yung ginamit ko pang pintura dati sa mga toolcase. Nagamit na namin dati ito nung mga 2018 yata. Ayan. So, dito na tayo maglalagay ng
pintura guys, tapos ma-adjust natin sila. So video na lang ako mamaya kapag ready na yung compressor natin. Mas maganda kasi mas malaki yung pondo sa hangin, mas maganda yung bugay niya. So ito guys, nag-mix na tayo ng pintura at tinay, ano, para hindi masyadong makapalto at madali lang i-spray sa spray gun natin. Okay, stop. Ayan guys, patapos na yung pintura namin, no? So ayan, pinapatuloy na lang namin to. And then tingnan ko lang kung tatapusin pa ba namin to guys. So ito yung mga accessories namin guys, no? Ayan, ready na yung mga accessories natin. So balik na ako mamaya pag kinabit namin ngayon guys. So ito guys, ito, maglalagay na tayo ng aluminum corner guys. No, ito lang yung ordinary guys, hindi talaga to yung tang groove kasi mahal yun eh. Sa akin lang, importante yung basta may case lang yung gamit. So ito guys, susukatin ko niyan, tapos puputulin ko siya. Ay, by the way guys, pinalitan ko ng cutting wheel, no, yung wheel ba yung tawag dito, yung sa floppy niya, kasi ay di ko alam kung ang tawag doon. Basta ito yun na guys, pang putol, at saka ano guys, no, always wear safety gears, pero wala kasi ako nung nasira yung sa akin, natanggal yung sa glass niya. So anyway, alam ko naman kung paano na ito gamitin guys. Tsaka kahit kanina yung mga circular saw at saka jigsaw, kailangan na protective gear nun, lalo na sa mata. So ito, puputurin ka na siya guys. Magre-revit na natin ito, no? So gagamitan natin siya ng drill bit, no, para maikabit natin yung eto yan. So yan, ani na nila ari yan. Eto yung reviter guys, ha. So ganyan yung ano niya guys, yung resulta. Yan yung resulta niya guys. So ito guys, lalagyan na natin siya ng L corner, no? L brace, yan. So unahin ko muna dito guys para pampatibay rin kasi ito guys eh. And then, ito lalagay natin siya ng rivets. Yan. So, patitabayan na natin ito guys. Watching it end, again and again. I feel it in ways you follow me. Drifting to places I should leave. So close to the end. Ngayon guys, lalagyan natin siya ng ball corner, no? So, mamaya.
mamaya ako na ipa-finalize yun, guys. Dito na lang sa kabila, pag hindi sa malaglag. Guys, lock na lang, no, at yung handle yung kulang. So ayan na yung mukha ng bagong case ng MG16 XC. Yung mga ano lang to, mga sodas. Ayan guys, lalagay na natin yung testing natin kung kakasya ba yung MG16 natin. Ayan. So ayan, usog rin lang. Ayan. So, ayan na guys. No? Tapos may allowance dito para sa mga cord. So, okay na okay guys. No? Lalagyan na lang namin to ng bracket. Napag ko pa ng paraan. So, at least, ayan guys. Try the closer. Ang cover. So, ayun. Ayan. Okay na okay guys. So baka bukas na namin tapusin pati yung isa. Ayan yung ayan yung isa guys, hindi pa natatapos. Pero ito, inuna namin. So ayan, okay na. Abli daw lang. Ayan. Ayun, yung MG16. Ayan na guys. Natapos na rin namin yung ginawa namin 4K sa MG16, no? So, ayan. Tanggalin natin. Ayan. So, ayan na siya, guys. Natapos na rin na. So, hopefully, magagamit na namin to sa mga future events. Balik daw lang.